kung napanood nyo yung mga video na pinost ko before, actually way back 4 months ago o magpa 5 months na yata nung nagpost ako about dun sa mga nakita ko na pangyayari sa mga komedyante kay Victor Wood, pinost ko po yan. Ilalagay ko yung link dito sa video na to para makita nyo yung mga pinost ko about dun sa pangitain ko kay Victor Wood, kay Lichas, kay Ate Shawi, na impersonator ni Sharon Cuneta. Ito ko kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi nasa tatlo ang nakikita ko ng mga komedyante na komedyanteng si Lichas ay pumanaw na. Ito ay kinumpirma ng kanyang matalik na kaibigan. Host, radio announcer at komedyanteng si Shalala pumanaw na nga sa edad na 61. Impersonator ni Sharon Cuneta na si Ate Shawi pumanaw na sa edad na 45. Hindi lang isang jukebox ang mawawala ngayong taon na to. Nakikita ko kasi na meron pang isa. Una na si Claire de la Puente, pero may nakikita pa akong isa na nagdedelikado o medyo hindi maganda ang kakahinat na ng kanyang buhay ngayong 2021. Tuluyan ng binawian ng buhay dahil sa COVID-19 ang tinaguriang jokebox king na si Victor Wood. Nakikita ko na isang pangulo o dating pangulo ang posible na mamaya pa at pumanaw sa 2021. Iyan po ay pangitain at visual lamang. Ngunit ako po ang inyong tatanungin, iyan po ay malino kung nakikita, kaya po sana ay hindi mangyari. Ayoko na sana mag-post ng mga pangitain or mga pinapakita sa akin, pero minsan kasi talaga hindi maiwasan. Usong-uso ngayon yung balita about kay Rudy Baldwin na lahat ng tao o karamihan sa mga lahat ng tao ay kinukutya o hinuhusgahan siya dahil nga daw scam o scripted yung mga ginagawa niya. Alam nyo mga kakaptin, ako ay naniniwala pa rin na totoo ang lahat o ang iba doon sa mga nakikita ni Rudy Baldwin. Kasi hindi naman po talaga natin masasabi na lahat ng pinapakita sa mga tulad namin na may ganung kakayanan is mangyayari talaga. Kaya nga po kami minsan ay humihingi ng tulong sa inyo. Pinopost namin yung mga ganitong bagay para po isa sa 10 tao na kahit sa pinasabihin natin na hindi naniniwala ay maipag-pray na huwag sana magkatotoo. Diba masarap sa pakiramdam na yung mga pangitain ng ibang tao ay hindi nagkakatotoo, totoo lalo na kung sakaling ito ay tumutukoy sa kamatayan o pagkawala ng karamihan sa atin. Kaya po ako ay nauunawaan ko yung mga ganun tao na nagpo-post kasi mahirap po talaga. Minsan kasi ibinibigay lang talaga ay one word o pinapakita lang talaga ay isang madilim na sitwasyon na hindi mo naman matukoy talaga kung ano yon. Kaya po ako sitwasyon ni Rudy Baldwin, sana wag po natin masyado siyang husgahan. Ngayon po, babalik po ako dun sa topic na gusto kong iparating sa inyo. Sabi ko nga po, meron nga din po ako mga pangitain na nangyari na noon. Dumating din po sa punto na nakita ko ang pagkamatay ni Noy Aquino. Pinost ko po yan sa aking YouTube channel. Kung kayo po ay hindi nyo pa napapanood yan, meron po akong prediction ng 2021 at nagkatotoo na po yung ilan doon. Ngayon po, hindi ko po kasi alam kung paano ko i-explain, pero madalas po talaga napapakita sa pangitain ko. Napost ko na rin to nung minsan, hindi ko alam kung anong buwan, yung about po doon sa isang atleta o isa pong nating masasabi na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Nakikita ko po kasi talaga na iba po ang pakiramdam ko at iba rin po ang pinapakita sa akin ngayong taon na to para sa kanya. Lalaki po siya. Basta po may pangalan ng may karugtong sa kanyang pangalan na about po sa
bola. Yung bolang matigas, sa sobrang bolang matigas po. Doon po siya nakilala sa bolang matigas na yun na maraming bola. Hindi ko po matukoy kung, o hindi ko po tutukuyin kung anong pangalan niya, pero talaga po sana, sana po ay ipagbadya ng langit na mali ang aking nakikita. Ganon din po yung nakikita ko na karamdaman sa isang, nga po yung isa pong tagapagluto o isa pong sikat na chef, na parang bakit ganon na laging pinapakita sa akin na hindi ganong kaganda ang kasapitin niya ngayong taong 2021. Ganon din po akong nakikita na isang judge o isang sikat na judge sa isang reality show o isang masasabi kong pinakasikat na ito na show nasa ibang bansa po ito. Na talaga namang kinatatakutan tong tao na to kasi talagang hirap ang mga ibang tao na intindihin kung paano niya i-judge yung mga tao na nagpe-perform kasi isa siya sa pinakakinatatakutang judge talaga at pinaka masasabi natin na judge na talagang step by step o pinaka maliliit na detalya sa performance ng isang lumahok ay kanya talagang sinusuri. Yun po talagang pag-pray po natin siya na maging okay po yung kanyang kalusugan. And isa pa po, hindi ko alam kung bakit nakikita ko lagi siya na madalas talagang pinapakita sa akin. Ilang araw na po, ngayon nga kagigising ko lang, hindi maganda yung pinakita sa akin, hindi maganda yung pangitain na pinapakita sa akin. Hindi ko alam bakit pinapakita siya lagi sa akin at hindi ko alam kung bakit parang iba po yung nakikita ko para sa kanya. Hirap man akong ipaliwanag kung sino siya pero ang laki ng contribution niya sa showbiz. Parang siya na yata yung pinakamalaki na naiambag sa industriya ng pagkanta, sa industriya ng musika, sa showbiz industry. Parang siya lang po yata yung nakikita ko na nakakatawid ng kapamilya, kapuso, kapatid. Parang lahat po yata ng network is napuntahan niya at nakikita ko na talagang grabe yung pagmamahal sa kanya ng mga tao mula noon hanggang ngayon. Talagang tumatak ang mga movie niya, mga kanta niya na hanggang ngayon is talaga nung pinapanood nating lahat. Lahat yata ng sikat na mga aktor ay nakapareho o nakatambal na niya. Mula sa mga pinaka nagpipitagang mga artista noon. Fernando po, Rudy Fernandez, Robin Padilla, Agamulak. Ngayon, mayroon pa siyang movie ngayon yung kay Marco Gumabaw. Pagdasal po natin siya kasi iba yung ipangitain ko at iba yung pinapakita sa akin. Pero lagi ko pong lilinawin sa inyong lahat na ang video pong ito ay hindi para takutin ang kahit sino man, kundi para maging isang daan ito na talagang dumarating sa buhay natin na may mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang hinihiling ko po lagi sa inyo ay dasal, hindi po pangungutya at hindi po ko hinihiling sa inyo na magsiraan tayo bawat isa. Kung ano lang po yung pinapakita sa akin, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Gusto ko pong maging normal ang isang panaginip na meron ako, ngunit talaga pong minsan is talagang dumaraan ako sa punto na hirap akong patulugin at hirap akong intindihin kung ano yung mga pinapakita sa akin panaginip, ngunit paulit-ulit po ito. Talagang grabe, minsan talaga pong hindi ko nakayang matulog ng maayos dahil nga po maya pinapakita sa akin yung mga ganyang bagay. Lagi po sinasabi ng iba bakit parang lagi na lang kasamaan, lagi na lang trahedya, lagi na lang panganib, pagkamatay, pagkawala ng mga ibang taong nakikita namin, mga tulad ko na may kakayahang makakita ng hinaharap kung minsan.
Kasi hindi ko nang pwedeng sabihin na lahat ng nakikita namin is magiging tama. Ngunit kami rin po ay nangangamba sa aming mga nakikita. Kaya po kami po ay nagpo-post para po humingi ng tulong sa inyo. Na ipagdasal natin at sana ay tulungan natin yung mga tao na yon na mawala yung banta sa kanilang mga buhay. Kaya po, huwag nating hintayin na magkasira-sira tayo. Ang lagi po namin hinihiling at lagi ko pong nililinaw sa inyo, dasal ang aking hinihiling para po mawala ang mga banta sa buhay ng mga tao na nakikita namin sa aming mga pangitain. Yan po mga captain, sana po ay tulungan nyo ako na magdasal. Tulungan nyo po ako na maging maayos ang bawat araw. Pagdasal natin ang mundo. Hindi lamang po namin ginagawa ito, kundi para takutin ang bawat sino man na tao sa mundo. Kundi para po maging daan siguro kami para po malaman natin na may mga ibang tao talaga na nangangailangan ng dasal natin. Baka ginagamit kaming instrumento hindi para takutin ang iba, hindi takutin ang lahat ng nanonood, kundi baka minsan ginagamit kami para tulungan natin na ipagdasal yung mga taong inaakala natin na hindi makakaramdam ng panganib sa kanilang buhay o hindi sasapit sa ganong sitwasyon. Basta po, God bless you all, at ang hinihiling ko lang po ay lagi nating tatandaan na lahat po tayo ay pwede maging captain. Ngunit nag-iisap lang po ang captain nating lahat. God bless you all, and sana po ipag-pray nyo po kami. And huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Like, share, and comment po. At click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng mga video na gagawin ko. Dahil po ang mga susunod na video na gagawin ko ay about po sa pampaswerte, sa vision, sa mga bagay po na pwedeng ipanggamot sa mga karamdaman, mga pangitain, mga advice po at mga pwede po mga bagay na pwede nyo matutunan sa buhay tungkol po sa feng shui, tungkol po sa pagpapagaang ng buhay, at para po sa mga bagay na pwede po nating magamit araw-araw. Salamat po, and God bless you all. Have a good day, everyone.